Hi guys, magandang umaga. Welcome to Tata's Log. So, kape tayo, kagigising ko lang. So, ayun na nga guys, update tayo dun sa nangyari kahapong trahedya dun sa Tarlac sa pamamaril ng isang pulis sa mag-ina. So, ayun na guys, pagbukas ko ng Facebook ko today, ang dami-daming mga reaksyon, ang dami-daming mga balita. At ang dami-daming mga kaibigan ko ang nag-comment na galit. Nag-post, galit na galit talaga sila. Hindi naman natin masabing hindi sila magalit kasi nga sa ginawa. Kahit ako kahapon, nakapagsalita ako ng hindi maganda dahil doon. Kasi nga, yung parang, hindi, brutal talaga yung pag ano guys, it's just parang simple lang. Parang nagbasag lang siya ng bote. Kawawa talaga. Alam mo yung, hindi ko alam kung si kuya kung ano nung ginagawa niya, no, nakapag-isip ba siya ng matino o hindi. Parang wala sa ano si kuya, parang hindi talaga siya nag-isip. Nadala siya sa emosyon. Nadala siya sa emosyon. So ayun na nga guys, so basahin natin yung mga comment or mga post ng aking mga kaibigan dito. May isa dito nagsabi na ang buhay ng tao ay mahalaga. Sabi niya ganun. Sapagkat Diyos ang nagbigay nito, walang sinuman ang may karapatang kumitil ang buhay na walang pakundangan. So, ayun na nga kaya sinabi ko kahapon. Kahit gaano kasama yung tao, kahit may ginawa pa siya sa atin na hindi natin nagustuhan, so, wala tayong talagang karapatang ilagay sa kamay natin yung batas. So, wala talaga tayong karapatan guys. Kasi nga, kaya nga tayo may batas eh. So, ang nakakalungkot lang, imbis si mamang pulis ang magprotekta sa atin o sa ating mamamayang Pilipino, siya pa ngayon yung dahilan kung bakit nagbuwis. O, nagbuwis yung buhay yung dalawang yung mag-ina. So nakakalungkot talaga, nakaka-touch or nakakirot. Kahit hindi ko kilala si Nanay Sonia at saka yung anak niya, nakakaano talaga siya kasi alam mo yun, yung protection ng ina. Grabe yung pag-protect ni Nanay, super yakap siya sa anak niya. Super yakap siya para lang hindi masaktan yung anak niya. Pinipigilan niya magsalita yung anak niya kasi nga pulis nga yung ano, para at least walang masabi. Pero sa nangyari nga, nadamay pa si Nanay. Nadamay si Nanay. So ayun nga, magbabasa pa tayo dito, hanap tayo. Tapos ito naman, may isang artista nang sabi na hindi napigilan ng sariling galit na napapanood ang video ng pulis na kumitil sa mag-ina sa Paniqui, Tarlac. So, ayun na nga. Kung papanoorin mo talaga ng video full from the start to end, doon ka lang talaga makakita ng napaka-brutal. Oo. Doon ka talaga maano na mainis sa end ng video na parang hayop lang. Ayun, so marami talagang galit. Maraming galit sa ginawa ni Mamang Pulis at sa at hindi ko rin talaga maisip bakit andun din yung bata. Dapat wala siya doon. Nagbi-video din siya. Sumama pa talagang bata sa tatay niya. So, ayun nga guys. Then, ang sakit, sabi ng isang kaibigan ko na sa friends, sa Facebook. Ang sakit talaga yung ngiti nila at saya harap ng hapagkainan, binalot ng lungkot at sakit dahil sa batang babae at ama niya na pulis. Bakit ganon? Magpapasko. So, ayun tayo guys. Nakakalungkot nga kasi magpapasko.
both side talaga nila, both side ng family nila is talagang nagsasuffer. Siyempre sa family din ng bata, kumbaga hindi magandang nangyari. Hindi talaga magandang nangyari. Lalo na sa pamilya din ng ni Nanay Sonia, Gregorio. Napakahirap sa part nila na Paskong Pasko. Ganito yung trahedang nangyari sa kanila. Ang sarap pa ng kain nila dito guys sa photos nila. Masaya, mungiti si Nanay. Ay, so lahat sambayan ng Pilipino na nagulat, nagulat sa video na 'yan. Itong isang artista sabi niya, bakit kailangan umabot doon? Hindi ko na kaya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, pero pwede bang? So ayun na nga guys, kahapon yun din ang sinabi ko. Hindi mo talaga alam kung bakit umabot sa ganun. Oo, kasi parang normal lang naman yung ano nila eh. Yung sa umpisa, ayun nga may mga commotions na, may mga emotion na lumalabas. Pero hindi mo talaga in-expect na ganun ang gagawin talaga ng ni Mamang Polis. Kasi nag-aantay siya ng mga barangay. Na mag-aasikaso nga. So ayun na nga guys, sinasabi ko na huwag tayong magpadala talaga sa emosyon natin habang galit tayo, kasi nakakasira o nakaka-boost 'yun ng ano natin, nung emosyon. Ayun, so sa lahat ng mga alam niyo 'yun, yung mga may mga madaling magalit. Yun ang naiwasan natin, yung gumawa tayo ng mga bagay na hindi natin magustuhan sa huli. So, ayun nga guys. Hindi mo talaga alam ang maramdaman mo kasi sobra eh. Sobra talaga yun. Alam mo yung parang gigil, hindi naman sinabing gigil, pero sa ganun pa lang, pagtutok pa lang ng baril sa isang tao, matakot na tayo eh. Nakakatakot na yun. Nakakatrauma na yun, yung ganun, yung magtutok ka ng baril sa isang tao. Nakakatakot na talaga yun. Yun pa pinutok. Oh my God, hindi ko naman sinasabi. Parang sanay talaga siyang mag-ganun kasi nga pulis siya. Pero sa mga inosinteng tao, or hindi naman natin alam, kahit pa maanoy ng tao, may ginawang tao, wala tayong karapatan talagang gumanon sa tao. Hindi talaga pwedeng ganun. So, ayun na guys, sa update na yon, maraming mga emosyon, maraming mga kababayan nating galit from other country also, may mga comments silang hindi kanais-nais. Lalo na sa bata. Kawawa yung bata. So, hindi niya pa yan maramdaman ngayon, pero habang lumalaki siya, doon siya magsasuffer. Kasi, hindi natin makontrol yung mga tao. Ayun nga, so ang maganda naman ito guys, kusang sumuko yung si Mamang Pulis. Dapat lang talagang sumuko siya. Oo. Kasi hindi ano yung ginawa niya eh. Hindi normal. Walang normal. So ayun, inasikaso na siya ng batas natin. At sa ngayon ata, din inano na siya. Doon na siya, nakadetain na siya. So good news naman yun para sa pamilya ni Nanay Sonia. Para mabigyan naman sila ng justice. Justicia. Justicia talaga ang kailangan. Kasi pag hindi nila binigay sa pamilya Gregorio yan, malaking gulo. Hindi lang po
pamilya Gregorio ang makakalaban nila, kundi yung buong bayan. Buong bayan, buong sambayanan. Kaya yun, okay naman, at least hawak na siya ngayon ng batas. Yun ang dapat talaga. Oo, batas, doon tayo. Ay, naku guys, so yun, yung batas natin ang mag-ano. Sana lang talaga mabigyan ng napaka-anong batas. Ay, napaka-anong justisya si Nanay Sonia. Hindi talaga masakit. Madaling sabihin na nakuha na natin yung justice, pero yung nawala sa atin, yung si Nanay Sonia, hindi natin alam kung ano yung responsibilidad ng mga anak niya, yung anak niyang lalaki. Oo. Hindi natin alam kung ano yung part nila sa pamilya nila, kasi bawat miyembro ng pamilya mayroong mga ano yun. Hindi natin alam na ang lalaki pala, siya pala yung breadwinner ng pamilya. Yun, masakit talaga guys. Kaya dami kong nababasa pagising ko yung mga update. So natuwa naman ako na nahuli siya, na sumuko daw siya ng maayos. At yan kuya, mamang pulis, ano mo na lang, ginawa mo naman yan eh. Ginawa mo naman yan, at klarong klaro sa video kung anong ginawa mo. Buti na lang na pag-isipan mo na sumuko na agad para wala nang pilitan pa. Ayun nga, so marami din akong nababasa na galit sa bata. Oo naman, magagalit ka talaga sa ginawa niya rin sa video. Hindi mo alam kung ano talaga ang nagtulak sa kanya eh. Parang na-trigger yung tatay niya. Sa ginawa niya. Grabe yung ano guys. So, hindi mo talagang maiwasan magalit dun sa ginawa din ng ano, ng bata. Kasi ano eh, ang action kasi ng tatay niya nagmula doon nung nag-react siya. Nag-react siya. Doon nag-umpisa yung ano ng tatay niya, yung pinaputukan ng baril sa ulo yung grabe. Hanggang ngayon hindi ako makamove on. Nakatulog lang ako siguro nung 5 hours sa yun na. Hindi ko na talaga makalimutan yung nangyari dahil sa panapanood ko. So ayun nga mga katata, so buti naman at okay at na ano na siya, nahuli na siya. Mapatawa na sana siya agad-agad ng sister, kumbaga mapatawa na siya agad ng parusa. Ayun. So kawawa yung family ni Nanay Sonia. Maraming nagre-react talaga. So ayun na nga guys, yun nga ang update natin. So nahuli na si Mamang Pulis. At paunti-unti na mabigyan na ng justice si Nanay Sonia at saka yung anak niya. Sa pamilya po ni Nanay Sonia, condolence po. Huwag po kayong mag-alala. Maging okay po, okay din po ang lahat. Oo. So ayan na nga po. Diyos po yung nakakaalam kung ano yung mangyayari dyan. Kasi Diyos lang talaga din talaga may karapatang. May karapatang kumuha ng buhay natin. Kaya itong si Mamang Pulis, nilagay niya po talaga sa kamay niya yung batas eh. Pero ayun na nga sa sinabi ko, nahuli na siya. At pagbabayaran niya na yung mga kasalanan ginawa kay Nanay Sonia at saka anak ni Nanay Sonia. So guys, thank you po sa panonood. Ayun ay update lang po.
Kasi marami akong nababasa talagang mga comments na alam mo yun, na maraming sumaya din dahil nga sumuko siya ng kusa. So ayan ang mga katatad, ang aral na lang natin dito talaga guys, na pag magalit tayo, mainit ang ulo, make it sure na alam natin yung mga ginagawa natin para at least sa huli ni natin pagsisihan. Thank you for watching and sana po maging okay na po lahat.